Lihim na mayaman. Kabanata 880. Kasabay nito, sa Lake Manor ng Kiu family. Sa ikalawang palapag ng isang maliit na pavilion. Isang matandang lalaki na nagpo-protekta kay Kiu Yinong ay nakatayong magalang sa likod ng isang iskolar na nasa katanghaliang gulang na lalaki. Tito Fu, ayos ka lang ba? Ang iskolar na nasa katanghaliang gulang na lalaki ay lumingon at mahinang nagtanong. Master, ayos lang po si Miss. Medyo nahirapan lang po siya. Magalang na sagot ni Uncle Fu. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nagtanong ay ang Panginoon ng Pamilya Kiu, si Kiu Yutang. Bagamat ang Pamilya Kiu ay nanatiling mababang profile nitong mga nakaraang taon, karamihan sa kanila ay ilang mga junior na naglalakad sa labas. Si Kiu Yutang ay bihirang magpakita ng kanyang sarili. Kung narito si Alexander Yang, malalaman niya na ang Kiu Yu Hall ay hindi mas mahina kaysa sa Venerable Tyrant Sword. Kung hindi dahil sa ang katunayan na ang Kiu family ay masyadong mahina, ang Kiu Yu Hall ay tiyak na magagawang dalhin ang Kiu family upang makipagkumpetensya para sa posisyon ng anim na dakilang pamilya. Dapat malaman ng isang tao na pagkatapos na masugatan si Pei Wuzhuang, ang pamilya Pei ay umasa sa isang eksperto sa heavenly rankang upang suportahan ang katayuan ng anim na dakilang pamilya. Napabuntong hininga si Kiu Yutang at sinabi, sa mga taong ito, sila ay itinuturing na namumukod tangi sa mga kabataang henerasyon sa Katimugang Yunan. Hindi sila nakaranas ng anumang mga pag-urong. Mabuti ang magdusa ng ilang mga pag-urong, baka isipin mo na walang mga bayani sa mundo. Ang pamilya Yang ay talagang karapat-dapat na maging pinuno ng anim na dakilang pamilya. Ang isang junior ay talagang may ganoong lakas. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, mahinang nagtanong si Uncle Fu, tiyak na sasalakay ng pamilya Gao si Alexander Yang. Paano natin haharapin ang pamilya Kiu? Huwag kang mag-alala tungkol dito. Napabuntong hininga si Kiu Yutang at sinabing, parating na ang bagyo. Bilang pinuno ng pamilya Kiu, alam niya ang kaunti tungkol kay Alexander Yang. Siya ay kumilos tulad ng kanyang ninuno, si Yang Qingkang. Alam din niya ang tungkol sa hidwaan sa pagitan ni Alexander Yang at Lung family. Kung ikukumpara sa Lung family at Yang family, ang Kiu family ay mahina pa rin. Sa mundong ito, ang mahihina ay walang karapatang magsalita. Malinaw niyang naalala na sinabihan siya ng kanyang pangalawang tiyuhin na huwag pumunta sa heavenly rankang bago siya mamatay at huwag gumawa ng gulo para sa Lung family. Ang kanyang pangalawang tiyuhin ay isa sa mga eksperto sa heavenly rankang na ang Kiu family ay nagpunta upang humanap ng problema sa Lung family mahigit 10 taon na ang nakararaan. Ayon sa kanya, ang apat na heavenly rankang expert ng Kiu family at ang Gao family ay gustong tanggalin ang Lung family sa isang pagkakataon, ngunit sila ay natalo ng isang misteryosong eksperto ng Lung family sa isang galaw. Ang kanyang pangalawang tiyuhin ay hindi gumaling mula sa kanyang mga pinsala kahit pagkamatay niya, at isa sa mga eksperto sa heavenly rankang ng Gao family ay nakauwi na. Namatay siya bago niya masabi ang kanyang huling mga salita. Kung ikukumpara sa pamilya Lung at Alexander Yang, walang ganoong bagay. Kung ikukumpara sa Lung family at Alexander Yang, ang Gao family na walang anumang panggamot na Gao family ay mukhang hindi sapat. Tuldok, sa isang lihim na pavilion sa pamilya Lung. Isang matandang lalaki na may payat na mukha at nakasuot ng mahabang itim na damit na nakakrosslegged sa ilalim ng 3 ulo at 6 na armadong estatwa. Tahimik na nakaupo ang matanda. Ang espasyo sa paligid niya ay tila binalot ng isang hindi nakikitang gang chi. Isang lamukang aksidenteng lumipad sa kalawakan at agad na nadurodge ng hindi nakikitang gang chi. Guro, ang kahalili ng pamilya Yang, Alexander Yang, ay dumating sa Katimugang Yunan. Makakaapekto ba ito sa iyong plano, Guro? Isang mabigat na yabag ang narinig. Ang taong pumasok mula sa labas ng pavilion ay ang master ng Lung family, si Long Cheng. Si Long Cheng ang master ng Lung family, ngunit nang pumasok siya sa pavilion,
lumuhod siya sa lupa ng may paggalang, na parabang siya ay isang estudyante sa elementarya na nakikipagkita sa kanyang master. Long Cheng, ang iyong puso ay nasa kaguluhan. Iminulat ng matanda ang kanyang mga mata, at isang maliwanag na liwanag ang bumungad sa kanyang mga mata. Junior lang ang Yang family. Kung pupunta si Yang Qingkang dito, marahil ay mag-iingat ako sa kanya. Gayunpaman, junior lang ito mula sa Yang family. Paano ito makakaapekto sa plano ko? Nang makita ito, ibinaba pa ni Long Cheng ang kanyang ulo. Lalong naging magalang ang ekspresyon niya. Apat na pung taon na ang nakalilipas, siya ay isang anak lamang ng mangingisda. Dahil sa nakilala niya ang matandang ito kaya siya pumailan lang sa langit at nakamit kung ano ang mayroon siya ngayon. Puting Dragon King Chen Songyang. Isa siya sa limang Dragon Kings ng Dragon Mansion. Dahil kay Chen Songyang kaya nalabanan ng pamilya Lung ang Chu Clan. Pagkatapos nito, ang pamilya Lung ay opisyal na mangibabaw sa Katimugang Yunan. Ang pag-iisip ng paghahari sa Katimugang Yunan ay nag-alab sa mga mata ng Dragon City. Master, walang makakapareha sa Chu Clan. Bakit kailangan mong maghintay hanggang sa birthday ni Master Chu? Ito ay isang tanong na palaging pinagtataka ni Long Cheng. Dahil sa lakas ng kanyang amo, walang ibang tao sa underworld ang makakapantay niya maliban sa iilang tao. Bakit kailangan niyang maghintay hanggang ngayon para umatake? Long Cheng, minamaliit mo ang Chu Clan. Ang iba pa sa Chu Clan ay maaring ordinaryo, ngunit si Chu Jiakang ay hindi isang taong dapat pagtripan. Tumayo si Chen Songyang na walang sapin ang paa at nag-alala sa paos na boses. Si Chu Jiakang ay isang taong maaaring makipagkaibigan sa Old Mansion Lord of the Long Mansion. Sa tingin mo ba ay maaaring maging kaibigan ni Chu Jiakang at Old Mansion Lord ang isa't isa dahil sa husay ni Chu Jiakang sa medisina? Si Chu Jiakang ay nasa itaas ng Heavenly Rankang 30 years ago. Baka hindi kasing lakas ni Yang Qingkang, ngunit tiyak na hindi siya mahina. Kung hindi dahil iniwan ng Old Mansion Lord ang isang bagay na gusto ko sa Chu Clan bago siya mawala, hindi ko gugustuhing maging kaaway ni Chu Jiakang. Tahimik na nakinig ang Dragon City. Alam niyang ang kanyang narinig ay ang sekreto sa pagitan ng pinakamakapangyarihang mga eksperto sa nakatagong bilog. Bawat isa sa kanila ay nakatayo sa tuktok ng Martial Path, nagtataglay ng hindi kapani-pani walang mga trump card. Teacher, sino ang pinakamalakas sa kasalukuyang Hidden Circle? Tanong ni Long Cheng sa malalim na boses. Marahil ito ay isang bagay na gustong malaman ng lahat sa underworld. At ang kanyang guro ay isang taong kwalipikadong humatol sa bagay na ito. Kung hindi mawawala ang Old Mansion Lord, ang pinakamalakas na tao sa underworld ay Old Mansion Lord. Mahina hong sabi ni Chen Songyang. Ang lakas ng Old Mansion Lord ay hindi ko kayang abutin. Maliban kay Old Mansion Lord, Yang Qingkang, Cabinet Master of Cabinet of Cloud, Mr. Gu, at Liu Ruosong ng Sword Sect ay malakas lahat. Hindi ko alam ang eksaktong lakas ng iba, ngunit nakipag-away ako kay Yang Qingkang 17 taon na ang nakararaan. Matatalo ako sa kanya sa 100 galaw. Guro, bahagyang nanginag ang Dragon City at sinabi sa mahinang boses, napakakapangyarihan talaga ni Lin Qingkang. Kahit na hindi ka kapareha para sa kanya, it doesn't mean that I am no match for him more than 10 years ago. Hindi kaya mahigit 10 taon ang sinayang ko. Oo, sabi ni Chen Songyang. Kapag nakuha ko na ang iniwan ng Old Mansion Lord sa Chu Clan, pupunta ako sa Mount Langye para hanapin si Yang Qingkang at labanan siya. Tumingon si Chen Songyang at tumingin sa direksyon ng Kangzhou na parang gusto niyang tingnan si Yang Qingkang. Perpekto. Sa pagkakataong ito, kapag nakuha ko na ang kailangan ko sa Chu Clan, huhulihin ko si Alexander Yang at sabay na pupunta sa Mount Langye. Makikilala ko muli si Yang Qingkang. Tuldok, pagkaraan ng 3 araw, ang Yunlong Mountain. Sa sandaling ito, maliwanag pa ang kalangitan.
Marami sa mga miyembro ng pamilya ang gumising ng maaga at sumugod sa paanan ng Yunlong Mountain dahil kaarawan ngayon ng matandang King Pharmacist na si Chu Jiakang. Si Alexander Yang ay hindi sumama sa mga tao ng Shu family. Sa halip, lumakad siya kasama ang dalawang matanda ng pamilya Yang mula sa paanan ng bundok, patungo sa bundok. Siya, ang Alexander Yang ng Yang family ng Langye. Maraming tao ang nakakita sa larawan ni Alexander Yang nitong mga nakaraang araw. Nang makita nila si Alexander Yang na paparating, gumawa sila ng paraan para sa kanya. Kahit na ang mga hindi pa nakakita ng larawan ni Alexander Yang ay maaaring hulaan ang pagkakakilanlan ni Alexander Yang. Sa sandaling ito, si Alexander Yang ay parang isang walang katulad na banal na espada. May mahinang divine light na kumikislap sa kanyang mga mata, at ang kanyang katawan ay naglabas ng nangingibabaw na aura. Narito si Alexander Yang, at sinusundan din siya ng dalawang elder ng pamilya Yang. Shech, ang mga tao ng Gao family at Lung family ng Zichuan ay magkasamang umakyat sa bundok. Mukhang magkakaroon ng isang nakakagulat na labanan sa mundo mamaya. Abangan ang susunod na kabanata.